Amihan Stories presents Your Mortal Enemy, written by Andrea Gale, edited by Amihan. Kapag nahuli ka rito ni Ma'am Griselda, pareho tayong malalagot, Claire. Nag-aalala ang sabi ni Fiona kay Claire. Walang choice si Maria Claridad Esteban, Claire for short, kundi ang makitulog sa restaurant na binigtatrabahuhan dahil pinalaya siya ng kanyang evil stepmother sa sarili niyang pamamahay. Hindi tayo malalagot kung hindi mo ko isusumbong. Aniya sa katrabaho na kaibigan na rin. Servidora siya sa maliit na Chinese restaurant na iyon sa Binondo. At si Fiona naman ang kanyang manager. Na kay Fiona ang susi ng restaurant dahil tiwala ang boss nilang in-check dito. Sinabi ko bang may magsusumbong? Ang iniisip ko, paano kung tupakin ng boss natin at bigla magpunta rito ng alanganing oras? Inis na rin na tanong ni Fiona. Ang ginagawa ni Claire ay kunwari siyang umaalis ng restaurant pagkatapos ng kanyang duty at babalik na lang kapag pasara na ang restaurant para doon makitulog. Isang linggo na niya yung ginagawa dahil wala naman siyang perang pang-upa ng sariling apartment. Part-timer lang siya sa restaurant dahil nag-aaral din siya. Sa edad niyang 25 ay pag-graduate pa lang siya sa kolehiyo dahil ilang beses siyang tumigil. Pinupursige lang niya ang pag-aaral dahil iyon lang ang tanging paraan niya para makaalis sa kahirapan. Kung bakit pa kasi pinakasalan ng tatay niya ang stepmother niyang luka-luka. Siya dapat ang nagmana ng bahay nila. Kahit iyon man lang sana ang mapasakan niya. Para hindi siya parang daga ngayon na nagtatago sa restaurant para makitulog. Nagkasakit ang tatay niya at naubos ang lahat ng pera ng pamilya nila. Kaya nga siya na lang ang nagpapaaral sa sarili. Kapag may sobra siya, nagbibigay pa siya sa ama at stepmother. Ngunit noong nakaraang taon ay pumanaw na ang kanyang ama. Ang stepmother naman niya ay unti-unting lumabas ang tunay na kulay. Hindi na raw siya kayang buhayin pa. Kaya pinalaya siya. As if namang iaasa niya ang buhay niya rito. Ang bahay raw ay ipinangalan na rito ng ama niya, kaya wala na siyang karapatan doon. Galit na galit man siya ay wala siyang nagawa, lalo pa nang sabihin ng madrasta niya na wala nang rason para magsama sila, dahil ang taong nagbubuklod sa kanila ay pumanaw na. Para wala na lang siyang sakit ng ulo, ay umalis na lang siya sa poder nito. Nakakasawa na rin namang pakisamahan ng madrasta niyang baliw. Kaya lang, wala naman siyang pupuntahan. Kaya heto siya ngayon, daig pa ang palaboy. Edi, aalis ako. Wala naman akong choice. Baliwala niyang tugon. Kung hindi lang kami nagsisiksikan sa bahay, mas gusto kong dun ka nalang tumira. Ani Fiona saka nagbuntong hininga. Ngumiti si Claire. Alam kong mahal mo ko, pero huwag ka mag-alala. Okay naman ako rito. Tatlo ang kapatid ni Fiona na pawang mga lalaki. Lahat ay may pamilya na, at lahat ay kasama ni Fiona sa bahay. Alam niyang bugbog din sa problema si Fiona, kaya wala na siyang balak na dumagdag pa sa pasanin nito. E paano nga kapag nahuli ka ni boss dito? Tanong ulit ni Fiona. Huwag kang mag-alala, hindi kita ilalaglag. Hindi yun ang iniisip ko. Saan ka pupunta kapag nangyari yun? Bahala na. Basta dito muna ako habang hindi pa nahuhuli. Ako ang kinakabahan para sa'yo, Claire. Basta, huwag ka nalang maingay. Kaya ko to. Makaipon lang ako. Hahanap rin naman ako ng apartment na mura-murang upa. At ilang araw lang ang lumipas ay nagkatotoo ang kinakatakot ni Fiona. Nahuli si Claire ng boss nila na nagluluto ng pagkain sa restaurant this oras ng gabi. Gutom na kasi siya. Almusal pa ang huling kain niya dahil tinitipid niya ang sahod. Kasino lang naman ang sinahod niya dahil part-timer nga lang siya. Pagkatapos niyang bumili ng ilang supplies na gagamitin sa eskwela ay halos wala nang natira. Kaya yon, napilitan siyang galawin ang mga ingredients ng restaurant.
Galit na galit ang boss niyang incheck, kaya halos itapon siya palabas ng restaurant. Hay, hindi man lang dumating ang incheck na yun pagkatapos ko man lang sanang kumain. Naiiyak na reklamo niya habang naglalakad, bitbit ang kanyang traveling bag. Gutom na siya at wala pa siyang tutulugan. Ang saklap talaga. So, paano na ngayon, Claire? Tanong niya sa sarili. Dadaanin na lang ba niya sa dasal ang lahat? Aasa na lang ba siya sa himala? Diyos ko, wala namang himala. Kung meron, matagal na sana siyang may maayos na tinutuluyan. Nakakita si Claire ng isang convenience store at pumasok doon. Mas okay na doon kaysa manatili siya sa lansangan. Napilitan tuloy siyang gumastos para sa isang cup noodles. Halos maiyak siya habang nilalantakan ng noodles. Ano na bang nangyayari sa buhay niya? Parang wala nang magandang nangyari mula nang mamulot siya sa mundo. Hindi ba niya deserve ang sumaya? Ano ba ang kasalanan niya noong past life niya para pahirapan siya ng ganoon? Hindi naman siya masamang tao para danasin ng ganito. At lalong hindi rin naman siya naging masamang anak. Kahit bruha ang madrasta niya, gumagalang pa rin siya doon. Iniisip niya kung paano na siya makakasurvive nito. Umulan sana ng pera para naman may maipang deposito man lamang siya sa isang maliit na apartment. Hindi siya pwedeng magpalaboy-laboy sa lansangan. Nakakatakot at delikado. Wala naman siyang ibang kamag-anak na pwede niyang lapitan. Panay ang buntong hininga niya habang kumakain. Ni hindi na nga niya malasahan ang noodles dahil sa sama ng loob na nararamdaman. Nakatingin siya sa malayo habang panay ang subo. Claire? Nag-angat ng tingin si Claire nang marinig ang isang baritonong tinig. Nagulat siya nang makita si Tatay Kaloy. Marahil ay isang taon na buhat nang makilala niya ang matanda. Nasnatch ang cellphone ng matanda noon at ginawa ni Claire ang lahat para mahuli at mahabol ang snatcher. Mula noon ay naging madalas na ang pagkikita nila. Naging customer din ng restaurant na pinagtatrabahuhan niya ang matanda mula noon. Tatay Kaloy, parang naibang datingan mo ngayon na. Imbes ay bati ni Claire sa matanda. Sanay siya sa simple nitong get up. Yung parang pormahan ni Leo Martinez. Ngunit ngayon ay naka-formal ang matanda, kaya hindi niya agad ito nakilala nung pumasok sa convenience store. Para itong mamahalin sa suot na suit. Galing ako sa isang party. Nakita kita pumasok dito kaya sumunod ako. Nakangiti sagot ng matanda. Nox, mukhang social po ang party ah. In fairness, bagay po sa inyong ganyang kasuotan. Ang pogi niyo pong tatay. Hindi naman. Imbes ay sagot ni Tatay Kaloy, saka napalingon sa traveling bag niya na inilagay niya sa ilalim ng mesa. Kulang na lang ay takpan niya ang bag, ngunit kahit ano naman ang gawin niya, ay hindi na niya iyon maikukubli pa sa matanda. Saan ka pupunta? Gabing-gabi na. Po? Nakangiwing tanong niya. Sabi ko, saan ka pupunta? Ikaw ba'y makikipagtanan, iha? Bakit mukhang marami kang bitbit na damit? Nako, hindi po. Mabilis na tanggi niya. Mukha nga siguro siyang makikipagtanan sa itsura niya. Mali, mukha siyang ininjan ng lalaking nagyayang makipagtanan sa kanya. Kung ganon ay bakit ka nag-alsabalutan? Tanong ng matanda sa mas kalmadong tinig. Pinalayas na po ako ng madrasta ko. Mahinang pag-amin niya. Naikwento na niya kay Tatay Kaloy ang tungkol sa kanyang evil stepmother at ang ilan pang bagay na tungkol sa kanya. Ang totoo nga, si Tatay Kaloy ang tumulong sa kanya na makakuha ng scholarship grant sa universidad na pinapasukan niya. May kakilala raw ito roon, kaya hindi siya nahirapan na matanggap. Dati ay sa isang pampublikong universidad lang siya nag-aaral. Ngunit ngayon ay sa isang prestihiyosong universidad na. Salamat kay Tatay Kaloy at sa kung sino man nakakilala nito roon.
Full scholarship grant ang ibinigay sa kanya hanggang sa makatapos siya ng pag-aaral. Mukhang tunog sosyal siya dahil sa mamahaling university. Doon man lang magmukha siyang may maayos na pamumuhay, kahit wala naman. Saan ka tumutuloy ngayon? Kunot ang noong tanong ng matanda. Halata ang pag-aalala. Sa restaurant po ako nakikitulog, kaya lang nahuli ako ng boss ko eh. Kaya eto, tambay muna ako rito hanggang sa makahanap ng matutuluyan. Nagbuntong hininga si Claire. Bigla niyang naisip ang trabaho. Mukhang wala na siyang babalikan dahil galit na galit ang boss niya kanina. Kulang na lang nga ay ingudnud siya sa sahig dahil sa galit. Siya, kung ganun ay dun ka muna sa amin. Kasama ko sa bahay ang mga apo ko. Halos kasing edad mo lang ang mga yon. Mababait naman ang mga yon. Po? Naku, hindi na po. Ayoko nang maistorbo pa kayo. Kina Fiona nga ay hindi siya nakisiksik. Kina Tatay Kaloy pa kaya? Alam niyang may apat na apo si Tatay Kaloy at lahat yon ay nakapisan dito. Hindi naman nagrereklamo si Tatay Kaloy tungkol sa pera kahit kailan. Ngunit hindi din naman ito mayaman. Kaya ang maging pasanin pa nito ay hindi niya rin gusto. Iha, hindi ka makakaistorbo. Huwag kang mag-alala. Kaysa naman naghihintay ka ng umaga rito sa convenience store. Abay, hindi rin ako matatahimik. Kaya halika na. Pero, wala nang pero-pero. Pwede ka namang umalis sa bahay namin kapag nakaipon ka na ng pera para makaupan ng sarili mong bahay. Kaunti na lang iha at gagraduate ka na. Kapag ganap ka ng isang guro, pwede ka nang umupa ng sarili mong apartment. Sa ngayon, tanggapin mo muna ang tulong ko. Medyo nagdiwang ang isip ni Claire. Mukhang may himala nga yata. Akalain mong sakto ang pagkakakita sa kanya ni Tatay Kaloy kanina? At sabi nga nila, kapag may nag-alok ng biyaya, ay dapat iyong tanggapin at baka magtampo. Bahala na. Aniya sa sarili. Tumayo siya at dinampot ang traveling bag. Saan po bang bahay niyo? Tanong ni Claire kay Tatay Kaloy. Malapit lang dito. Tara! Naglakad ang matanda palabas ng convenience store at sinundan niya ito. Nagtaka pa siya nang isang lalaki ang sumalubong kay Tatay Kaloy at ipinagbukas pa sila ng pinto ng kotse. Noon niya lang nalaman na may kotse ang matanda. Pero sa isip-isip din niya ay baka grab car lang yon. Maki, diretso na tayo sa bahay. Sabihan mo sila na ihanda ang guest room. Ani Tatay Kaloy sa lalaking nagbukas ng pinto ng kotse na siyang umupo sa passenger seat na katabi ng driver. Kumunot ang noon ni Claire sa nasasaksihan at naririnig. Guest room? Kung ganoon ay may kaya sa buhay ang matanda. Ang dami niyang tanong, ngunit hindi niya alam kung paano iyon sasabihin sa matanda. Tatay Kaloy, akala ko po, grab car lang to. Maya-maya ay nasabi niya. Natawa naman ang matanda, ngunit hindi nagkomento. Hindi na rin nagsalita si Claire dahil may kausap si Maki sa phone. Sa isang eksklusibong subdivision pumasok ang kotse at ganun na lamang ang pagkamangha ni Claire nang tumigil ang sasakyan sa isang napakalapad na gate. Sino ba talaga si Tatay Kaloy? Bahay ba niya to? Mayaman ba siya? Mga katanungang nais niyang masagot. Bumukas ang gate at sinalubong sila ng isang malaking bakuran. Pwede roong maglaro ng tagu-taguan at mahihirapan talaga maghanap ang taya. Para bang may parke sa bakuran bago makarating sa main door. At halos lumuwa ang kanyang mga mata nang hindi bahay ang kanyang nakita, kundi isang mansyon. Seryoso po ba to? Alam niyang mukha siyang tanga sa tanong niya, pero hindi niya napigil ang bibig. Dito kayo nakatira? Yes, iha. Anang matanda na kung ngumiti ay nakangiti rin pati ang mga mata.
Hindi mapigilan ni Claire ang mapanganga nang makapasok sa loob ng mansyon. Noon lang siya nakapasok sa ganoong karangyang tahanan. Mas maganda pa yun sa mga nakikita niya sa magazines. Napakalaki at napakalinis ng salas. Ang salas pa lang na iyon ay kasing laki na ng unang palapag ng bahay na ipinagkait sa kanya ng madrasta. Isang kasambahay ang lumapit sa kanila para sabihing maaari nang gamitin ng guest room. Kinuha pa nito ang bitbit niyang traveling bag. Pakihatid mo na siya sa guest room. Ani Tatay Kaloy sa kasambahay. Bukas na tayo mag-usap, Claire. Magpahinga ka na muna. Feel at home, okay? At wala na siyang nagawa kahit ang dami niyang tanong sa isip. Sumunod siya sa kasambahay sa ikalawang palapag. Ang guest room na gagamitin niya ay nasa dulong bahagi ng hallway. May apat na kwarto siyang nadaanan bago ang kanya. Sandali, ate. Pigil niya sa kasambahay nang maihatid na siya nito sa tapat ng pinto ng guest room. Bakit po, ma'am? Nakangiting tanong na kasambahay. Huwag mo na akong tawaging ma'am. Claire na lang. Sige po. Hindi ako makakatulog hanggat di ko nalalaman ang totoong pagkatao ni Tatay Kaloy. May gagawin ka ba? Pwede ka bang magstay muna rito kasama ko? Mukhang nag-isip muna ang kasambahay bago ito tumango. Sinamahan siya nito hanggang sa makapasok siya sa loob ng guest room na parang silid sa hotel. Pakiramdam ni Claire ay ninanaginip lang siya. Hindi na kasi makatotohanan ang mga nangyayari sa totoo lang. Paano siya nakarating sa ganoong sitwasyon? Bigla na lang bang naisip ng langit na sobra-sobra na ang parusa na iginagawad nito sa kanya? At dahil naging matiisin siya sa loob ng 25 taon, ay bibigyan na siya ng reward? Naisip niya tuloy kung deserve ba niya yon. Naupo siya sa malambot na kama at inanyayahan ng kasambahay na gayahin siya. Anong pangalan mo? Tanong niya rito. Missy po. Magalang nitong sagot. Huwag ka nang magpo-opo sa akin, please. Feeling ko naman magkasing edad lang tayo. Pakiusap niya kay Missy. Tumango naman ito. Ang una kong tanong, panaginip ba to? Tumawa si Missy. Lalo itong bumata sa paningin niya. Cute si Missy. Short-haired, maputi, singkit, at hindi katangkaran. Kapag binihisan ito ng mamahalin, pihadong magmumukha din itong mamahalin. Hindi to panaginip, nakangiting sagot ni Missy. Kung ganon, nasan ako? Sino si Tatay Kaloy? Si Don Carlos bang ibig mong sabihin? Ha? Don Carlos? Nasa bahay ka ni Don Carlos del Castillo. Ani Missy. Pamilyar ang pangalang binanggit ni Missy, ngunit hindi niya alam kung saan niya narinig. Ikinwento na lang niya kay Missy kung paano niya nakilala ang matanda at ang pag-aalok nito na roon muna siya manatili hanggang sa makagraduate siya. Halata ang pagkamangha ni Missy sa kwento niya, pero parang hindi ito nagugulat sa kabutihan ni Tatay Kaloy sa kanya. Kung iniisip mo na si Don Carlos ang reward ng langit sa'yo, marahil ay tama ka. Kahit ako, pinag-aaral din niya. Siya rin ang reward sa aming mag-ina ng langit. Magtatapos na rin ako ng pag-aaral, konting tiis na lang. Pagkakwento ni Missy. So, natural na kay Tatay Kaloy yung pagiging matulungin? Oo, marami na siyang natulungan. Yun siguro ang dahilan kung bakit siya pinagpapala. Ang mga apo niya, mababait din ba sila? Ani Missy habang tila nag-iisip kung ano ang tamang sagot. Okay naman sila, pero hindi sila malapit sa isa't isa. Tahimik lang sila, may kanya-kanyang mundo, lalo na si Sir Echo. Magtatanong pa sana si Claire, ngunit nagpaalam na si Missy. Kailangan na raw nitong painumin ng gamot ang ina. Nangako naman itong babalikan siya kinabukasan. Pag alis nito ay inilibot ni Claire ang paningin sa buong silid.
Napakalaki niyon para sa isang tao. May sarili pang balkonahe at banyo. Meron din doong malaking TV at desktop computer. Maaari na siyang hindi lumabas sa silid na yon. Lalo pa at napakalamig ng buga ng hangin si aircon. Para talaga siyang nasa hotel. Huminga ng malalim si Claire paghiga sa malambot na kama. Napakasarap sa pakiramdam niyon. Matapos niyang magtiyaga sa pinagdugtong-dugtong na upuan sa restaurant para matulugan lang, ngayon ay narito naman siya sa isang mansyon. Para talagang panaginip lang. Kinuha niya ang cellphone at nag-search tungkol kay Don Carlos del Castillo, aka Tatay Caloy. Napaupo siya nang malamang ito ang may-ari ng DC Group of Companies. Sikat na sikat ang kumpanya nito sa paggawa ng beer. Ngayon ay hindi na lang beer ang produkto ng DC Group. Mayroon ng frozen goods, kape at kung ano-ano pa. Sumabak na rin ang kumpanya sa pagtatayo at pagbebenta ng mga properties tulad ng mga bahay at condo units. Nakita rin niya na may oil company rin ang DC Group. Hindi pala simpleng tao ang Tatay Caloy na nakilala niya. Kung ganon, ay ano ang ginagawa nito sa Binondo noong masnatch ang cellphone nito? Parang sasabog ang utak niya sa kakaisip, kaya minabuti na lang niyang matulog. Bukas na siya magtatanong. Good morning, Tatay Caloy. Bati ni Claire kay Don Carlos kinaumagahan. Okay lang po bang tawagin ko pa rin kayong Tatay Caloy? Para kasing hindi na akma na tawagin pa niyang ganoon ng matanda. Oo naman, Claire. Maupo ka. Utos pa nito sa kanya. Nilingon ni Claire ang mahabang mesa kung saan nakaupo sa kabisera niyo ng matanda. Napakaraming pagkaing nakahain, ngunit nag-iisa ang matanda roon. Nasaan po ang mga apo niyo? Curious niyang tanong. Marahil ay tulog pa silang lahat. Naupo si Claire sa bandang kanan ng matanda. Ano pong ginagawa niya sa Binondo nung magkakilala tayo roon? Hindi na niya napigilang itanong. Nagpanggap akong customer sa isa sa mga shops namin. Tinitingnan ko kung paano makitungo ang mga empleyado sa mga customers. Malayo ang napagparkan ni Maki at siya ang kausap ko sa cellphone ng masnatch ang cellphone ko. At manghang-mangha ako sa pagtulong mo sa akin noon kahit na hindi mo naman ako kilala. Lumabi si Claire ng pabirong sagot. Nako, kung alam ko lang po na kaya nyo palang bumili kahit 100 cellphone ng sabay-sabay, hindi na sana ako nagpakapagod. Tumawa naman si Tatay Caloy. Hindi ko makakalimutan ang kabutihan mo, Claire. Naniniwala akong konti na lang ang mga taong katulad mo na may mabuting puso. Naaalala ko pa noon, hindi ka tumanggap ng reward kahit pinipilit kita. Kaya po ba tinulungan mo na lang ako maging scholar sa university? Sobra-sobra po ang reward na yon, Tatay Caloy. Pati na rin itong pagpapatara mo sa akin sa mansyon mo. Maraming salamat po talaga. It's not a big deal, Claire. And as I said last night, you can stay here until you graduated and found a job. Huwag kang mahihiya. Masaya silang nagkukwentuhan nang may isang mati ni Idol, Este, lalaking lumapit kay Tatay Caloy. Morning, Lo. Bati ng lalaking napakagwapo kay Tatay Caloy. Nakakita na ng artista si Claire at ganoon ang pakiramdam niya habang tinitingnan ang lalaki sa kanyang harapan. Matangkad ito, mestizo, parang walang pores. Kakagising lang pero parang ang bango-bango. Martin, maaga ka yatang nagising kahit weekend. Anyway, this is Claire. Bisita natin siya. She'll stay here indefinitely. Bumaling sa kanya si Tatay Caloy. Claire, this is my eldest grandchild, Martin. Good morning. Nahihiyang bati niya sa lalaki. Nginitian siya nito. Good morning too. Naupo si Martin sa tapat niya. Mukha naman itong mabait. Sumabay ito sa kanila sa pagkain at nagkwento ng tungkol sa negosyo. Nalaman niya tuloy
na ito lang ang nagtatrabaho sa DC Group sa lahat ng apo ni Tatay Caloy. Lo, you should stop Jillian from wandering around the world and let her work in the company. Ani Martin sa lolo nito. Bata pa ang kapatid mo, Martin. Let her enjoy life. Napailing si Martin. Kaya hindi sumusunod sa akin ng isang yun eh. Kinakampihan niyo kasi lagi. Apo, lahat naman ng kapatid mo ay hindi sumusunod sa'yo. Pabirong sabi ni Tatay Caloy kay Martin. Pinigilan ni Claire ang matawa at baka ma-offend si Martin. Dahil lagi niyo silang kinakampihan. Tulad na lang niyang si Mateo. Wala nang ginawa kundi ang gumimik. Ani Martin. Magiging responsable rin ng kapatid mo na yon, Martin. I don't know, Lo. He's too old to rebel like that. Wala na si Papa, kaya para kanino pa ang pagre-rebelde na ginagawa niya. Hindi alam ni Claire kung anong pinag-uusapan ng dalawa. At sa totoo lang ay nakakailang dahil parang masyado ng personal. Kaya naman pagkatapos niya kumain, ay agad niyang hinanap si Missy para itanong kung ano ang issue sa pamilyang Del Castillo. Hindi naman sa chismosa siya, ngunit gusto lang niyang maintindihan ang issue ng pamilya ni Tatay Caloy. Mayroong anak sa labas ang nag-iisang anak ni Don Carlos na si Sir Charles, at siya ang tatay ni na Sir Martin. Ang anak naman ni Sir Charles sa labas ay si Sir Echo. Halos kasing edad lang ni Ma'am Jillian si Sir Echo. Ibig sabihin ay nagtaksil si Sir Charles kay Ma'am Abby bago pa ipanganak si Ma'am Jillian. Nang malaman niyo ni Sir Mateo, nagalit talaga si Sir Mateo sa ama. Nagkasagutan pa nga yan si na Sir Mateo at ang daddy niya bago pumanaw ang daddy niya dahil sa aksidente. Halos isang dekada na rin siguro nakalilipas. Nagpatuloy pa si Missy sa pagkukwento. Naging okay naman ang lahat after ng ilang taon. Bumalik sa dati si Sir Mateo. Pero nitong taon lang, pinilit ni Sir Carlos si Sir Echo na manatili na rito dahil pumanaw ng nanay ni Sir Echo. Wala na siyang kasama sa bahay. At mula nang magkasama sa iisang bubong ang magkakapatid, nagrebelde na naman si Sir Mateo. Ang immature naman pala ng Mateo na yon? Komento ni Claire. At sino ka para tawagin akong immature? Tanong ng isang baritonong tinig. Muntik nang atakihin sa puso si Claire dahil sa gulat. Nakita niyang namutla si Missy habang nakatingin sa kanyang likuran. Si Claire naman ay hindi alam kung paano haharapin ang nagsalita na sa tingin niya ay si Mateo. Claire, kailangan ko na palang balikan ng mga labada. Sige, maiwan na kita dyan. Pagtakas ni Missy. Ang bruha, iniwan siya sa ere. Ito lang naman ang nagchismis sa kanya, kaya siya nakapagkomento ng ganoon. Kung maaari lang siyang magpalamon sa lupa ng mga sandaling iyon, ay ginawa na niya. Dahan-dahan siyang umikot para harapin si Mateo. At ganoon na lang ang kabog ng kanyang dibdib nang magtama ang kanilang mga mata. Kunot na kunot ang noon nito. Tila ba handa siyang iitsa sa malayo, isa pang maling salita mula sa kanyang bibig. Tulad ni Martin ay matangkad din si Mateo. Kaya nakatingala siya dahil hindi naman siya nabiyayaan ng katangkaran. Hindi yata uso ang pore sa magkakapatid dahil wala siyang makita ang pore sa gwapong mukha ni Mateo. Mestizo rin ito, parang si Martin, pero iba ang aura. Mas nakaka-intimidate ang itsura ni Mateo. Ganoon na rin ang tingin nito. Wala pang sinasabi pero parang hinuhusgahan na siya. So, you are? Tanong nito na hindi man lang siya hinihiwalayan ng tingin. Claire? My lolo's what? Dirty little secret? Nakangisi ng tanong ng hambog na lalaki. Gwapo sana. Masama lang ang ugali. Ako? Dirty little secret? Hindi niya yun matatanggap. Hindi ka naman siguro sasama sa kung sinong matandang lalaki kung wala kayong relasyon, hindi ba? At sino ka para husgahan ako? Nagigigil niyang tanong sa lalaki.
Hinusgahan mo rin naman ako, remember? Iba yon. Oo, kasi hinuhusgahan mo ako kapag nakatalikod ako. Ako kasi, kaya kong husgahan ka ng harapan. Gigil na gigil si Claire at hindi niya alam kung paano i-articulate ang gigil na nararamdaman niya. Hindi ka lang immature. Masama pang ugali mo. Tanging nasabi niya. At least, I'm not some old man's dirty little secret. Patuloy ang sabi ng lalaki. I'm not anyone's dirty little secret. Really? Then why are you here? Wala kang pake. Yun lang at tinalikuran na ni Claire si Mateo bago pa siya atakihin ng atrapresyon. Galit na nagmarsya siya patungo sa ikalawang palapag. At doon naman niya nakasalubong ang isa pang lalaki. Kayumanggi ang kulay nito. Ngunit artistahin din ang itsura. Mukha itong modelo, miski sa suot na simpleng pantalon at plain white shirt. Lumabas ito mula sa pangatlong silid sa hallway. Marahil ay ito na si Echo. Bahagya lang siyang initian ni Echo at nilagpasan na rin siya. Hindi man lang ito nagtaka na may ibang tao sa mansyon na yon. Para nga talagang may sariling mundo ang mga tao sa mansyon na yon. Maya-maya pa ay tumunog ang cellphone niya. Tumatawag ang kaibigan niya. Nalaman na sigurong nahuli siya ng abong incheck at malamang, sinesante na rin nga. Nasaan ka kamo? Si Fiona yon. Tila hindi ito makapaniwala nang sabihin niyang nasa mansyon siya ng mga Del Castillo. Uulitin ko na naman ba ang kwento, Fiona? Tanong niya sa kaibigan na kausap sa cellphone. Nag-video chat sila para ipakita rito kung nasaan siya. Hindi pa rin ako makapaniwala, Claire. Ako rin naman. Gisingin mo nga ako kung nananaginip ako. Kung panaginip yan, mas masarap ang hindi magising. Imbes ay sabi ni Fiona. Nasa bahay lang ito at day off nito sa restaurant. Tama. Sang-ayon niya. Kaya mas okay kung papasalamat ka na lang na finally may mabuting tao kang nakilala. Mayat maya na nga ako nagpapasalamat sa taas. Sa wakas, naawa din siya sa akin. Pero dadalawin kita next week bago ako pamasok sa school. Magpapatulong ako sa iyong maghanap ng part-time job. Sige. At wala ka nang babalikan sa restaurant. Tinawagan ako ni Mr. Chua. Nagsumbong na ang asawa niya na nahuli ka. Nasermonan pa nga ako. Mabuti na lang, hindi ako sinibak. Siyempre, hindi ako umamin na kasabot mo ko. Pasensya ka na, Fiona. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung natanggal ka sa trabaho. Nakokonsensya niyang wika. Okay na, huwag ka nang magdrama dyan. Pero ano kaya kung magpaampo na rin ako kay Tatay Kaloy, no? Pabirong sabi nito saka tumawa. Loka-loka, sabi naman niya. O siya, tutulong muna ako sa mga kasambahay. Baka may masabi na naman si Mateo sa akin. Naitirik ni Claire ang mga mata nang maalala si Mateo. May umaaway sa'yo dyan? Tanong ni Fiona. Nanghuhusga ang tamang term. Apo ni Tatay Kaloy. Hindi ko naman siya masisisi na pagdudahan ako o pag-isipan ng masama. Kasi diba, alam mo naman, sobrang yaman nila at mahirap ako sa daga. Hindi ko naman ina-expect na lahat ng tao sa bahay na to ay tatanggapin ako with open arms. Pero ang i-judge ako bilang isang dirty little secret ay hindi ko talaga matatanggap. Pagrarant ni Claire. Sobra naman siya. Sinabi niya talaga yan sa'yo? Tumango si Claire. Baka mayroon lang talagang mayayaman na matapobre. Hindi bale, Claire. Saglit mo lang naman titiisin ng taong yan. Ilang buwan na lang gagraduate ka na. Wala naman akong choice. Titiisin na niya si Mateo. Basta hindi niya lang ito makikita madalas, marahil ay magiging tahimik ang buhay niya. Pagkatapos maka-video call si Fiona, ay nagtungo si Claire sa kusina para tumulong doon. Ayaw siyang payagan ni Manang Fe na siyang mayordoma doon.
Ngunit nagpumilit siya. Hindi siya bisita kahit pa iyon ang turing sa kanya ni Tatay Kaloy. Ang bisita ay nananatili lamang ng ilang araw. Ngunit matagal siyang makikitira doon. Dapat man lang ay magkaroon siya ng silbi. Kaka mapagalitan kami ni Don Carlos, Ineng. Ani man ang face sa kanya. Hindi naman ho siguro, nakakahiya ho kasing wala akong ginagawa, kaya tutulong ho ako sa inyo. Mas makakatulong ka sa kanila kung hindi mo sila kinukulit sa oras ng trabaho nila. That voice again. Isang beses pa lang niya iyon narinig, ngunit hindi na niya malilimutan. Kumulo agad ang dugo ni Claire nang marinig ang tinig ni Mateo. Sir Mateo, bati ni Manang Fe sa lalaking judgmental. Sige Manang Fe, maghahanap na lang ako ng ibang gagawin. Nagmarcha si Claire paalis ng kusina, ngunit sinundan siya ni Mateo. Ayaw talaga siyang tantanan ng bisit. Hindi mo kailangan magpanggap na bisita ka lang sa bahay na to, Claire. Hindi na ako magugulat kung isang araw mag-a-announce na lang si Lolo na magpapakasal na siya ulit. Tatawagin na ba kitang Lola? Patod yung habol sa kanya ng lalaki. Mabuti na lang at nakita niya si Echo dahil ayaw niyang makipag-away kay Mateo. Kinawayan niya si Echo at kumaway rin sa kanya kahit na mukhang nagtataka. Hindi siya sigurado kung kararating lang ni Echo o palabas pa lang ito. Ngunit hinawakan niya ito sa braso at hinila palabas ng bahay. What are you doing? Pabulong at nagtatakang tanong ni Echo sa kanya. Tumataka sa halimaw. Sagot niya. Pagdating nila sa labas ay tinanong niya ito. Aalis ka ba? Oo, pwede ba ako sumama? Tanong niya kahit hindi pa tapos magsalita si Echo. Please? Sige, tara. Anito. Hinawakan nito ang kamay niya at iginiya siya patungo sa motorsiklo nito. Iniabot nito sa kanyang isang helmet, pagkatapos ay saka sinuot ang helmet nitong sarili. Nahirapan pa si Claire na isuot ang helmet niya, kaya tinulungan pa siya ni Echo. Napakalayo ng magkapatid si isa't isa, sa isip-isip niya. Kung gaano kabastos si Mateo, ay ganoon naman ka-gentleman si Echo. Sa isang pizza and ice cream parlor sila nagtungo. Kaibigan daw ni Echo ang may-ari niyon. So, anong problema mo kay Mateo? Siya ang may problema sa akin. Balita ko sa iyo rin. Sabi niya kay Echo. Natawa ang lalaki at sumang-ayon. May problema talaga sa mundo ang isang yun. Ewan ko ba? He's 30 years old, pero kung umasta parang 16. Hindi naman ganoon si Martin. Komento pa niya. No, Martin is cool. Way cooler than Mateo. If not for Martin and Lolo Carlos, I wouldn't stay in that house. Lumungkot ang magagandang mata ni Echo. Also, if not for my mom. Nangako kasi ako sa kanya makikipag-ayos ako sa mga kapatid ko sa deathbed niya. I'm sorry. It's okay. At ako na rin na magsisorry para kay Mateo. Intindihin mo na lang siya. Teka, I'm Claire nga pala. I know. Maki told us about you. Nagpadala siya ng mensahe sa aming lahat para sabihin mag-i-stay ka sa bahay indefinitely. Ikinwento niya kay Echo kung paano niya nakilala si Tatay Kaloy at paano siya napunta sa sitwasyon na iyon. Ayaw na kasi niyang may isa pang tao mag-iisip na dirty little secret siya. Lolo loves kind people. Hindi na ako nagtataka sa sobrang buti niya sa'yo. Mabuti ka rin kasing tao. Parang nais niyang maiyak sa sinabi ni Echo. Mabuti pa ito. Mabait. Salamat. Huwag mo na lang pansinin si Mateo. Titigil din yun. Ganun ba ang ginagawa mo? Oo, pero hindi ko alam kung effective. Hindi ko na siya pinapansin pero ginugulo pa rin niya ako. Ani Echo na napapailing pa.
Si Raulo yata yung kapatid mo eh. Siguro nga. Nagkatawanan sila. Habang lumilipas sa mga araw, mas lalo silang nagiging malapit ni Echo. Sa tuwing pareho silang nasa mansyon ay palagi silang magkasama. Matanda lang sa kanya ng 3 taon ng lalaki. Kaya kahit paano ay pareho sila ng trip sa maraming bagay. Kapag weekend ay nasa pizza and ice cream parlor sila ni Vivian, ang kaibigan ni Echo. Alam niyang kung ano-ano na ang iniisip ng mga kasambahay sa mansyon tungkol sa kanya. Noong una, marahil ay iniisip ng mga itong dirty little secret nga siya ni Tatay Kaloy. Halata naman iyon sa pagkailang ng mga ito sa kanya. Kahit nga si Manang Fe ay ganoon din ang tingin niyang iniisip sa kanya. Si Missy lang ang naiiba dahil alam nito ang istorya niya. At ngayon, marahil ay iniisip ng mga ito na malandi siya dahil lagi niyang kasama si Echo. Pero wala siyang nararamdamang romantiko kay Echo. Kaibigan lang talaga ang tingin niya rito. Kakampi laban kay Mateo. Ganoon lang. At speaking of Mateo, hindi na niya ito madalas na makita sa mansyon. At kung makikita man niya, ay saglit lang. Tinataguan pa niya. Ayaw naman niyang maging cause of stress ni Tatay Kaloy. Dahil weekend ngayon, kaya agad niyang hinanap si Echo. Alam niyang wala itong trabaho, kaya yayayain sana niya ito sa pizza and ice cream parlor ni Vivian. Ngunit sa kakaikot niya sa mansyon, ay ang mortal enemy niya ang kanyang nakita. Hindi sana niya ito papansinin, ngunit kinausap siya nito. Alam ba ni Lolo na nakikipagmabutihan ka kay Echo? Matamlay na tanong ng lalaki. Feeling ko ang masama ang pakiramdam mo, kasing sama ng ugali mo. Inis niyang tugon sa lalaki. Gumiti si Mateo. Ewan ba ni Claire kung bakit, pero mukhang hindi nang huhusga ang ngiting iyon. Okay ka lang ba? Tanong niya nang mapansing namumutla ang labi ni Mateo. Teka, bakit ba ako nag-aalala rito? Tanong niya sa isip. Oo na. At hindi na naituloy ni Mateo ang sinasabi dahil bigla na itong bumagsak. Mabuti na lang at nasalo niya ito, kaya hindi tumama ang ulo nito sa semento. Dali-daling humingi ng saklolo si Claire. Mabuti na lang at narinig siya ni Maki. Pakibantayan si Sir Mateo. Tatawag lang ako ng driver. Ani Maki sa kanya. Nag-aalala lang tinapik-tapik ni Claire si Mateo. Sobrang init ng lalaki. Inaapoy ito ng lagnat. Ngunit nagawa pa rin siyang bisitin. Ngunit kahit nagaano siya kainis, ay naaawa pa rin siya sa nanghihina nitong itsura. Isinama ni Maki si Claire sa ospital. Pumayag naman siya dahil wala naman siyang klase ng araw na yon. Si Maki ang nag-asikaso sa lahat. Naghintay lang siya sa isang private ward kung saan ilalagay si Mateo pagkatapos ng ilang test. Hindi nang tagal ay inihatid na si Mateo sa ward na mukhang hotel room. Ganoon pala kapag hospital room ng mayayaman. Hindi mukhang nasa ospital. Okay naman siya, trangkaso lang. Ani Maki sa kanya. Salamat naman kung ganon. Ani Arito. Hindi nagtagal ay dumating si Tatay Kaloy para kamustahin si Mateo. Salamat sa pagbubantay sa kanya, Claire. Wala pong anuman. Kung napagod ka ay pwede ka nang bumalik sa bahay. Ipapahatid kita sa driver. Anang matanda sa kanya at hindi niya tinanggihan iyon. Ayaw niyang magising si Mateo na naroon siya. Baka kung ano na naman ang sabihin ng isang iyon at mag-away pa sila sa harap ng lolo nito. Pagbalik niya sa bahay ay wala roon si Echo, kaya nanatili na lang siya sa kanyang silid maghapon. Nagulat pa siya nang makatanggap ng text mula sa isang unregistered number sa phone niya. Salamat? Basa niya sa text message. Nireplyan niya iyon. Who's this? At hindi niya naiwasan ang mapangiti nang mabasa niya ang reply ng katext.
your mortal enemy. Alam na niya kung sino yon. May sakit ka nga. Marunong ka na magpasalamat eh. Reply niya dito. Masama bang magpasalamat? Hindi naman. Nakakapanibago lang. Hindi na nag-reply si Mateo sa text niya. Naisip niya na baka galit na ulit sa kanya ang isang yun. Baka nawala na ang lagnat kaya balik na ulit sa pangit na ugali. Nang mga sumunod na araw, ay hindi na niya naramdaman pa ang presensya ni Mateo. Marahil ay busy sa kakalakwat siya matapos mailabas sa ospital. Okay na rin yun. At least, walang masungit na nagpapakulo ng dugo niya. Isang umaga, late nagising si Claire. Kaya halos tumakbo siya palabas ng mansyon ng mga Del Castillo. Hindi siya maaaring mahuli dahil may presentation ng grupo nila mamaya. Kumain ka muna, Claire. Pigil sa kanya ni Tatay Kaloy. Sa school na po ako kakain, Tay. Sorry, late na po ako. Hindi na niya hinintay na sumagot ang matanda. Patakbo na siyang lumabas ng bahay at nagulat pa siya nang makita roon si Mateo. Ano? Tititigan mo na lang ba ako? Tanong nito pagkatapos siyang abutan ng helmet. Sakay na! Ano ba? Saad pa nitong parang hari. Mukhang inis na agad ito. Kung di lang siya nagmamadali, ay hindi talaga siya aangkas dito. Pero wala na siyang choice, kaya sumakay na rin siya kahit na nabubwisit siya sa mayabang na ito. Wala kang bala kumapit? Baka lumipad ka kapag pinaandar ko to. Sabi pa nito. Kaya naman, naiilang man ay iniyapos na rin niya ang kamay sa tiyan nito. Muntik pa siyang bumitiw agad, dahil para siyang napaso. Ngunit baka masinghalan pa siya ng masungit niyang driver. Nakaangkas na rin naman siya kay Echo, ngunit hindi ganoon ang reaksyon niya. Ano bang nangyayari sa'yo, Maria Claridad Esteban? Tanong niya sa isip. Salamat. Aniya kay Mateo nang makarating sila sa universidad. Tumango lang ang lalaki at pinasibad na ang motorsiklo. Hindi man lang nagsalita o ngumiti. Napakasungit at suplado talaga. Buong maghapon yata ay iyong naramdaman kanina ang nasa isip niya. Kung bakit parang sirang plaka sa isip niya ang pagyapos niya sa flat na tiyan ni Mateo ay hindi niya alam. Earth to Maria Claridad. Ani Fiona upang pukawin ang kanyang atensyon. Pagkatapos ng eskwela ay nagkasundo sila na magkita para maghanap ng part-time job at para magkwentuhan na rin. Kanina ka pa, ang labo mong kausap. Ang dami ko nang sinabi pero parang wala kang nagigets. Sermon pa ni Fiona. Sorry, may iniisip lang. Ewan ko sa'yo. Claridad ang pangalan mo pero ang labo mo. Ikaw ang gusto makipagkita pero ang layo naman ng tinatakbo ng isip mo. Sino ba kasi yan? Anong sino? Defensive niyang tanong. Sino yung iniisip mo? Inirapan niya si Fiona. Wala. Talaga ba? Oo. Sus! Kaya pala parang wala ka sa sarili. Sorry na nga. So ano, may nakita ka na bang part-time job na pwede kong pasukan? Pag-iiba niya ng topic. Yung convenience store na malapit sa restaurant, naghahanap ng kahera. Inirekomenda kita. Kaya lang, kailangan na raw mag-umpisa bukas. Sinabi ko na rin kung anong oras ka lang pwede. Pumayag naman. Kaya kung gusto mo, pwede ka na magsimula bukas. Siyempre, pwedeng-pwede. Salamat, Fiona. Ano na lang ang gagawin ko kung wala ka? Halos yakapin niya ang kaibigan. At dahil marami silang kwentong naipon, ay ginabi na sila sa kakachika. Kung hindi pa napansin ni Claire na madilim na sa labas, ay hindi siya titingin sa oras. Hala, Fiona! Gabi na pala! Uuwi na ako! Sige na, magkita na lang tayo bukas sa convenience store. Para maipakilala kita sa may-ari. As usual, tahimik sa mansyon pag-uwi niya.
mukhang wala pa sina Martin at Echo. Ganoon din si Tatay Kaloy. Bakit ngayon ka lang? Halos mapatalon si Claire nang marinig ang tinig ni Mateo habang pinipihit niya ang seradura ng kanyang silid. May pinuntahan pa ako, sagot niya. Bakit interesado ka yata sa mga lakad ko? Iniisip mo ba ngayon na baka may kinita akong kasabot sa panulok? Kumain ka na ba? Putol ni Mateo sa paglilitan niya. Hindi tuloy siya agad nakasagot dahil hindi iyon ang inaasahan niyang sasabihin nito. Oo. Ako hindi pa. Tara, samahan mo akong kumain. Wala akong kasabay. Lalo nang nalito si Claire. Sa sobrang pagtataka niya, ay nilapitan niya si Mateo at sinalat ang noon nito. Wala ka namang sakit. Anong problema mo? Kunot ang noong tanong ni Mateo sa kanya. Anong nakain mo at nag-iba ka yata? Wala pa nga kinakain, di ba? Pagsusungit na naman ito. Pinigilan ni Claire ang matawa. Tara na, kumain ka na. Baka magkasakit ka ulit at bumalik ka na naman sa dati. Mahirap na. Maraming pagkain nakahanda sa kusina. Kaya kahit na wala pa sanang balak na kumain si Claire, ay sinabayan na niya si Mateo. Hindi alam ni Claire kung paano magbubukas ng konbersasyon habang kumakain sila ni Mateo. Ang awkward lang kasi na dalawa lang sila sa mahabang mesa. Pagkatapos ay napakatahimik pa. I'm sorry. Maya-maya ay sabi ni Mateo. Sa? Tanong naman ni Claire. Sa lahat. At salamat din sa pagtulong mo sa akin na magkasakit ako. Walang anuman. Kung may gusto ka, walang kapalit ang pagtulong ko sa'yo. Hindi ako humihingi ng kapalit sa mga pabor na ibinibigay ko sa iba. Putol niya sa sasabihin ni Mateo. Alam ko, kaya sorry. Hinusgahan kita agad. Okay na. At least malinaw ng lahat sa pagitan natin. Sabi na lang ni Claire, saka ipinagpatuloy ang pagkain. Patapos na silang kumain nang isang babae ang dumating. Kasama nito si Tatay Kaloy, Martin at Echo. Mabuti at narito lang kayo. Nakangiting sabi ni Tatay Kaloy. Bumaling ito sa kanya. Claire, I want you to meet my youngest grandchild, Jillian. Tumayo si Claire para batiin si Jillian, na sa tingin niya ay kaedad niya lang. Babaeng version ni Martin si Jillian. Napakaganda nito. Para itong Barbie. Hi, I'm Claire. Pagpapakilala niya sa sarili. Hi! Masiglang bati ni Jillian, na imbis na tanggapin ang pakikipagkamay niya, ay niyakap siya nito. They told me a lot about you. I'm glad to finally meet you, Claire. Masaya si Claire sa mainit na pagtanggap ni Jillian sa kanya. Sa wakas ay magiging mas mapayapa na ang pananatili niya sa mansyon ng mga Del Castillo. Lumipas pa ang mga linggo. Naging maayos na ng tuluyan ang pakikitungo sa kanya ng lahat sa mansyon. Ganoon din si Mateo. Medyo nawawala na ang pagkailang ni Claire sa pananatili roon. Hindi kagaya noong una na pakiramdam niya ay nakabantay lahat ng mga mata sa kanya. Naghihintay na magkamali siya at huhusgahan ng matindi. Stranded si Claire sa labas ng convenience store. Tapos na ang duty niya at uuwi na sana siya nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Gustong gusto na niyang umuwi dahil inaantok na siya. Pero ayaw pumayag ng ulan na makapagpahinga siya. Nangihinayang naman siya sa perang gagamitin para ipambili ng payong sa convenience store. Nag-iipon siya para makaupa na ng sariling apartment. Masaya siya sa mansyon ng mga Del Castillo. Pero hindi naman pwedeng samantalahin niya ang kabutihan ng mga ito. Naghihikab na siya nang may kotseng huminto sa kanyang harap. Nagulat pa siya nang bumaba ang bintana ng kotse at nakita niyang si Mateo ang driver niyon. Hop in! Anyaya nito sa kanya. May pag-aatubiling sumakay siya.
Okay na sila, pero naiilang pa rin siya sa presensya nito. Hindi nga niya alam kung saan yun ang galing. Pauwi ka na rin? Tanong niya sa lalaki. Oo, mabuti at dito ako napadaan. Anito. Kaya nga eh. At ito na naman ang awkward na hangin sa pagitan nilang dalawa. Do I still make you uncomfortable? Tanong ni Mateo. Ha? Medyo. I'm really sorry about all the bad things I said to you. He apologized sincerely. Tumango si Claire. Ako rin. Magsasorry rin ako. Alam ko namang may mga nasabi rin akong hindi maganda. Dahil ako ang nauna. Anyway, kumain ka na ba? Hindi pa. Kumain muna tayo bago umuwi. Anito na ipinarada sa pinakamalapit na restaurant ang sasakyan. Hindi man lang siya hinintay na sumagot. May tanong ako. Okay lang naman kahit hindi masagutin. Aniya kay Mateo habang naghihintay sila sa pagkain. Ano yun? Nasaan ang mama niyo? Alam kasi niyang pumano na ang tatay ni na Mateo. Ngunit walang nagbabanggit sa kanya ng tungkol sa nanay ng mga ito. She's in Thailand now with her husband. Oh? Pero madalas naman siyang umuwi sa Pilipinas para dalawin kami. Close ka sa kanya? Yes, and we all supported her when she decided to get married again. At nagkwento na si Mateo tungkol sa ina. Mukhang mahal na mahal nga ni Mateo ang nanay nito. Kaya ganoon na lang itong saktan nang malamang nagloko ang tatay nito. Natigil lang ito sa pagkakwento nang dumating na ang pagkain nila. Akala nga niya ay hindi na ito muling magsasalita. Ngunit bigla itong nagtanong. Kumusta kayo ni Echo? Anong ibig mong sabihin? Kunot ang noong tanong niya. Parang close na close kasi kayo. Magkaibigan kami. Mabait si Echo. You will like him if you'll give him a chance. Nakibit-balikat si Mateo sa sinabi niya at nagtanong ulit. Do you like him? As a friend. Beyond that. Ano ba namang tanong yan? You didn't answer my question. We're just friends. I like him as a friend. Period. Fine. Baliwalang tugon ni Mateo at saka ipinagpatuloy ang pagkain. Hindi na ito nagtanong pa ulit ng call kay Echo. Ang pag-aaral naman niya ang kinamusta nito. Para bang bigla ay naging interesado ito sa buhay niya. Ngunit hindi naman niya ito masita. Pero mas gusto na niyang ganoon ito kaysa nag-aaway sila. San ka pala galing? Bakit napadaan ka sa convenience store kung saan ako nagtatrabaho? Nag-practice kami ng mga kabanda ko. Sagot ni Mateo. Malapit lang yun sa pinagtatrabahuhan mo. May banda ka? Amused niya ang tanong. Meron, kaso hindi naman kami sikat. Yung drummer namin may sariling bar. Doon lang kami tumutugtog. Magkakaklase kami nung high school. Bakit hindi niyo i-pursue? May sarili-sarili silang trabaho at pastime lang talaga ang pagbabanda. Bonding lang ng barkada, kumbaga. How about you? Wala ka namang ibang trabaho, di ba? Mukhang naipagtanong mo na ang tungkol sa akin ah. Natatawang sabi ni Mateo. Hindi ah. Narinig ko lang na wala kang trabaho. Natambay ako. Ganun ba? Pinaganda mo pa talaga. Natawa si Claire. Narinig ko lang kay Martin na hindi ka nagtatrabaho sa kumpanya niyo. Because I don't belong there. Sinubukan ko naman, pero hindi ako masaya. Kung masaya ka sa pagbabanda, bakit hindi yun ang pagkakitaan mo? May business ako. Talaga? Ano yun? I buy and sell cars. Hindi lang halata, pero hindi naman ako tambay. Natatawang sabi ni Mateo. Ah, okay. Hindi nabanggit ng mga kapatid mo na may sarili ka palang negosyo.
Alam nila, baka ayaw lang nilang ipagsabi. Nakita mo naman na may kanya-kanya kaming mundong magkakapatid, di ba? Oo nga eh. Ikaw, wala ka bang kapatid? Wala, ulila na ako. Tapos ang napuntahan mo pang pamilya namin ay boring, no? Hindi naman. Palagi naman kaming nagkakabanding ni Echo at ni Tay Carlos. Gusto mo dalasan natin ng ganito? Ang alin? Ang pagbabanding na gaya nito, para naman makabawi rin ako sa'yo. Okay ka lang, Mateo? Oo. Bakit ba palaging parang ayaw mo kong paniwalaan? Wala lang. Nakakapanibago ka lang talaga. Mula ngayon, masanay ka nang palagi akong ganito. And since that night, dumalas nga ang paglabas-labas nila ni Mateo. Palagi kasi siya nitong natsatsambahang pauwi at naisasabay siya sa kotse nito. It was nice knowing him more. Hindi naman pala ito katulad ng first impression niya rito. Masarap itong kausap, masayang kasama, at dahan-dahan ay naging komportable siya rito. You're getting so close na to Mateo. Ani Echo kay Claire isang weekend na magkasama sila sa pizza parlor ni Vivienne. Is it a bad thing? Nakangiting tanong ni Claire kay Echo. Hindi yun ang ibig kong sabihin, pero kilala ko si Mateo. Baka may binabalak lang yun na hindi maganda. Ano ka ba? Huwag ka nga mag-isip ng ganyan sa tao. Pagtatanggol ni Claire kay Mateo. Nagkapatawaran na kami at magkaibigan na kami ngayon. Ano naman ang babalakin niya? Hindi ko alam. Hindi lang maganda pakiramdam ko sa ginagawa niya. Baka naman dahil hindi lang kayo okay kaya ka ganyan mag-isip. Naiinis siya kay Echo dahil sa iniisip nito kay Mateo. Pero hindi na niya iyon isinatinig. Ayaw naman niyang sila pa ang magkaroon ng hindi pagkakaintindihan. Nararamdaman ko nagkakagusto ko na sa kanya, kaya pinapaalalahanan lang kitang maghinay-hinay ka. Ano bang sinasabi mo? Tanong niya saka nag-iwas ng tingin. Huwag ka nang mag-deny. Bistado ka na, Claire. Hindi siya makasagot dahil baka bigla siyang tamaan ng kidlat kapag nagsinungaling siya. Totoo naman na nagkakagusto na siya kay Mateo. Mula nang makilala niya ang totoong ugali ng lalaki at nakita niya kung gaano ito magmahal sa mami nito, para sa kanya ang ganoong klase ng lalaki ang masarap magmahal. Mabuti na lang at nag-ring ang kanyang cellphone. May rason siya para hindi sagutin ang sinasabi ni Echo. Si Mateo ang caller. Nasaan ka? Tanong agad ni Mateo sa kanya na nasa kabilang linya. Kasama ko si Echo. Bakit? Bakit kayo magkasama? Nahimigan niya ang inmi sa tinig ni Mateo. Masama ba? Hindi sumagot si Mateo. Imbes ay nagtanong ulit. May gagawin ka ba mamaya? Tutugtog kami sa bar. Gusto mong manood? Anong oras? Excited niyang tanong. Around 8. Alas 5 pa lang naman. Sure, sige. Pupunta ako. Text mo na lang sa akin ang address ng bar. Nasaan ka ba? Susunduin na lang kita dyan. Napangiti si Claire. Hindi naman masamang kiligin, hindi ba? Sinabi niya kay Echo ang paanyaya ni Mateo. Hindi naman siya pinigilan ni Echo na manood. Pero muli siyang pinaalalahanan ng binata sa masamang kutob nito sa kapatid. Hindi nagtagal ay sinundo nga siya ni Mateo pagsapit ng 7:30 ng gabi. Bakit hindi mo pa seryosohin ang pagganta? Siguradong maraming bibili ng album mo. Pangungulit ni Claire kay Mateo habang nasa daan sila pa uwi. Akala niya ay trip-trip lang nito ang banda. Ngunit nagkamali siya. Ito at ang mga kabanda niya ay passionate sa ginagawa at halatang halata iyon sa pagtugtog ng mga ito. At kung si Mateo ang frontman, pihadong dudumugin ang mga ito ng fans. Marami na kaming offers na tinanggihan. Ani Mateo habang nagmamaneho. Hindi talaga ang pagbabanda ang priority ng bawat isa sa amin. Naikwento ko na yun sa'yo, di ba?
hindi na nagpumilit pa si Claire. Wala naman siyang magagawa kung ayaw nitong seryosohin ng pagbabanda. Gusto mo bang umuwi na? Tanong ni Mateo maya-maya. Bakit? May gusto ka pa bang puntahan? I want to show you my mom's art studio. Matagal nang hindi nagagamit ni mommy pero na-maintain ko naman. Nabanggit na nito sa kanya na pintor ang mommy nito. Nagpipaint ka rin ba? Oo, kami ni Jillian. Namanan namin ang talent ni mommy. Is there anything you can't do? Pabirong tanong niya sa lalaki. Parang lahat na lang ay nasa binata. Well, apparently, I can't make the girl I like to like me back. Kumunot ang noo ni Claire. Mukhang wala pa man ay talunan na siya. May naiibigan na pala ito. Galingan mo para magustuhan ka rin niya. Ano pa bang kailangan kong gawin, Claire? Ha? Ano pang kailangan kong gawin para magustuhan mo ako? I showed you my talent. Ito, may bagong talent na naman akong ipapakita sa'yo. Pero hindi mo pa rin ako nagugustuhan. Hindi makapag-react si Claire. Tama ba ang dinig niya? O dinadaya lang niya ang sarili? Ano bang pinagsasasabi mo, Mateo? Wala. Tara na nga. Ani Mateo bago ipinarada ang sasakyan sa harap ng isang gusali. Iyon ang art studio ng mami nito. Maganda ang mga paintings na naroon. Pero hindi roon nakafocus ang atensyon ni Claire, kundi sa nagririgudon niyang dibdib. Hindi pa rin tumitigil ang puso niya sa pagtibok ng mabilis dahil sa sinabi ni Mateo kanina. Kaunti na lang marahil ay sasabog na ang puso niya. Look, this is my first painting. Ani Mateo. Ang ipinapakita nito sa kanya ay painting ng isang matandang lalaking nakikipaglaro sa tatlong bata. That's Lolo, playing with us. Hindi na niya maintindihan pa ang ibang sinasabi nito. Dahil wala naman talaga roon ang atensyon niya. Lumilipad ang isip niya. Kung bakit ba kasi nagsabi ng ganoon kanina ang lalaki. Tapos, hindi naman kayang ituloy. Lalo tuloy siyang naguluhan. Are you listening? Tanong ni Mateo nang mapansin marahil na nakatulala siya. Ano nga ulit yung sinasabi mo kanina? Tungkol sa painting ba? Hindi yan. Nung nasa sasakyan pa tayo, anong sinasabi mo? Hindi na niya makatiis na tanong. Hindi talaga siya matatahimik hanggat hindi nalilinawan. I said, I like you. Kaswal nitong wika. Seryoso ka ba? Ngumiti si Mateo. Mukha ba akong nagbibiro? Mukha kang hindi seryoso. Natawa na si Mateo. Hindi mo lang alam kung gaano ako kaseryoso, Claire. Gusto mo ako? Parang tangang tanong pa niya. Ilang beses ko ba dapat ulitin? Natatawa pa rin tanong ni Mateo. Gusto mo bang patunayan ko? Naestatwa si Claire nang dahan-dahang maglakad palapit sa kanya si Mateo. Umatras naman siya nang malapit na ito. Hindi naman niya alam na may pole sa bandang likod niya. Kaya wala rin. Hindi rin siya nakalayo. Ilang pulgada na lang ang layo nila sa isa't isa at sinapon ni Mateo ang magkabila niyang pisngi. Gusto kita, Claire. Anito. Gustong gusto kita. At naiinis na ako sa sarili ko. Bakit? Dahil hindi ko alam kung paano mo ako magugustuhan. Sino ba nagsabing hindi kita gusto? Tinitigan siya ni Mateo sa mga mata na para bang sinusukat kung gaano katotoo ang sinasabi niya. Gusto mo rin ako? Ilang beses ko din bang dapat ulitin. Panggagaya niya rito. Ngumiti si Mateo at saka tinawid ang pagitan ng kanilang mga labi. Nang gabing iyon ay natikman ni Claire ang tamis ng kanyang unang halik. Agad ding ipinaalam ni Mateo sa mga kapatid ang tungkol sa kanila ni Claire. Don't mess with the girl, kuya. She's kind and sweet. She's not someone you thought she is.
Nakita mo ba kung gaano kagiliw si Lolo kay Claire? Paninermon kay Mateo nang nakababata niyang kapatid. I'm just saving Lolo from a gold digger, Jillian. Sagot naman niya. He did a background check and apparently, isang gambling addict ang madrasta ni Claire. Ibinenta na ng babae ang bahay ni na Claire at may malaking utang ito kung kani-kanino. Hindi na siya nagtataka kung bakit naroon si Claire sa bahay nila at inuuto ang lolo niya. But there was also a part of him that was contradicting himself. Ngunit palagi ay pinapatay niya ang boses na iyon. Kaya niligawan mo siya para hindi mahututan si Lolo? Tapos ano, ikaw naman ang magbibigay. E di para ka lang sira ulo nun. Ano nga ba ang plano niya? Noong umpisa, ang plano lang naman niya ay ilayo si Claire sa lolo niya. Nais niyang mahulog ang loob nito sa kanya at sa kanya iiwan para hindi na magpakita pa sa pamilya nila. Pero nagawa na niya ang nais niya. Isang linggo na nang nagkaroon sila ng relasyon ni Claire, ngunit hindi niya ito magawang i-dispatcha. At kung aaminin lang niya sa sarili, nag-e-enjoy talaga siyang kasama ito. Iiwan ko siya. Kapag nasaktan siya, hindi na siya magpapakita sa atin. Sagot niya kay Jillian. Kuya, you're impossible. Hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isip mo. I hope you're hearing yourself. Disappointed na nilayasan siya ni Jillian. At sa totoo lang, ay na-disappoint din siya sa sarili. Sa ilang buwan na lagi silang magkasama ni Claire, wala siyang naramdamang pagpapanggap mula rito. Ni hindi nga nito nabanggit ng madrasta. Bukod noong ikwento nitong pinalayas ito ng huli. Tama naman si Jillian. Kind and sweet si Claire at mapagmahal na girlfriend. Kaya nga siguro hindi niya ito maidispatcha pagkatapos niya itong mapaibig. Wala rin hinihinging kahit na ano si Claire. Nagtatrabaho pa nga ito ng part-time para lang makapag-ipon. Kahit palibre naman ang lahat sa bahay nila. Hindi nga niya maintindihan kung bakit ito nagtsatsaga magtrabaho sa convenience store. Gayong pwede naman itong humingi ng pera sa lolo nila o sa kanya. Yun ang hinihintay niyang gawin ng dalaga para mahanapan ito ng butas. Pero bigo siya. Right, I'm impossible. Guilty niyang wika sa sarili. Dahil sa sobrang guilt ay agad niyang hinanap si Claire. Aaminin niya rito ang lahat at hihingi na rin ng tawad. Ngunit mukhang huli na siya. Wala na sa mansyon ng babae. Simot lahat ng gamit nito sa kwarto at hindi niya alam kung nasaan ito. Samantala, walang tigil sa kakaiyak si Claire habang nasa biyahe palayo sa mansyon ng mga Del Castillo. Hindi niya matanggap na nagpapanggap lang pala si Mateo sa buong durasyon ng pagsasama nila. Pakiramdam niya ay ang tanga-tanga niya. Kung bakit pa kasi hindi siya nakinig kay Echo noon. Dumiretso siya kay Fiona at ikinwento rito ang nangyari. Paano hindi ko naramdaman na pinapasakay lang pala niya ako? Dahil in love ka sa kanya. Tama na yan. Huwag mo nang sisihin ang sarili mo. Mas okay na yung nalaman mo agad ng mas maaga ang tunay niyang pakay sa'yo. Tahan na. Mugtong-mugto na ang mga mata mo, oh. Awang-awang sabi sa kanya ni Fiona. Akala ko totoo ang pagmamahal niya, Fiona. Ang sakit-sakit. At pumalahaw na naman siya sa pag-iyak. Alam ko, pasasaan ba't makakalimutan mo rin siya? Kinaya mo nga ang bruha mong madrasta at ang pagpuslit ng tulog sa restaurant ng amo nating Inshek. Yan pa kayang simpleng dulot ni Mateo na yan ang hindi mo kayaning dalhin? Iba naman yun eh. Ano ka ba? Ganun rin yun. Parehas lang ng sakit. Claire, pupunta nga pala ako ng Batangas ngayon. Gusto mo bang sumama? Maya-maya ay tanong ni Fiona. Sem break mo naman, diba? Tara, lumayo muna tayo rito. Anong gagawin mo sa Batangas? Wala ka bang trabaho? Wala, kaya magbabakasyon muna ako. Hindi pa't may bahay ron ng lolo ko. Eksakto yung broken heart mo. May pupuntahan na. Doon, mas mabilis mong makakalimutan si Mateo.
Sa Batangas ba pumupunta mga broken hearts? Naiiyak niya pa ring tanong. Natawa si Fiona. Laos na ang sagada, kaya sa Batangas naman. Ano, tara? Broken-hearted ka rin ba? Nasaan ang babroke ng heart ko? Wala naman, kaya dadamayan na lang kita. Tara na nga, feeling ko kasi mababaliw na ako. Mukha nga, kita mo nga ni hindi ka na makapagsuklay ng buhok. Para nang sabukot yung ulo mo. Napatingin naman si Claire sa salamin. Oo nga, para na siyang baliw sa itsura niya dahil sa Mateo ngayon. Nagsuklay siya habang patuloy na lumuluha. Tinatawanan lang naman siya ni Fiona. Nang makapagayos ng sarili, ay nagtungo na rin sila sa lolo ni Fiona sa Batangas. Nakadalawang araw na sa Batangas sina Claire at Fiona, pero hindi pa rin nagbabago ang pakiramdam ni Claire. Parang nais niyang matulog lang lagi maghapon. Ayaw niyang kumain o lumabas ng silid. Kung hindi lang siya nahihiya sa lolo at lola ni Fiona, hindi talaga siya babangon mula sa kama. Tara na sa dalampasigan. Yaya ni Fiona sa kanya. Ang init-init, Fiona. Tanggi niya. Siyempre, summer eh. Ayoko, mangingitim ako. Ikaw na lang. Inirapan siya ni Fiona at tinuwanan. Bakit? Maputi ka ba? Kayumanggi ang balat niya. Hindi naman siya maitim, pero lalong hindi siya maputi. Wala akong ganang mag-beach. Paano maghihilom yung broken heart mo kung binibaby mo? Anong gagawin ko? Hindi naman to gagaling ng overnight. Lalo na kung hindi ka man lang gagawa ng paraan para umayos. Libangin mo naman ang sarili mo para makalimot ka agad. Malapit nang matapos ang vacation leave ko, babalik na tayo sa Maynila. Hindi ka man lang ba maliligo sa dagat kahit isang beses lang? Huminga ng malalim si Claire bago nagpatianod kay Fiona sa dalampasigan na walking distance lang mula sa bahay ng lolo't lola nito. Noong dumating naman sila roon, ay nagbabad lang sila sa lilim ng puno dahil sobrang init. Ano, natakot ka rin na mangitim, no? Natatawang tanong niya kay Fiona habang naglalaro sila ng buhangin. Mamayang hapon na lang pala ako lalangoy. Masyadong mainit. Baka maging ulit ba ako pagbalik sa Manila? Yan ang sinasabi ko sa'yo. Panayang yakag mo dito. Tapos ikaw naman pala tong takot mangitim. Eh, masama bang magbago ng isip? Iinisin pa sana niya ito nang biglang may nagsalita. Pwede ka bang makausap? Si Mateo ang nalingunan niya nang mag-angat siya ng tingin. Hindi niya iyon inaasahan, kaya ibiniba niya agad ang tingin. Maiwan ko muna kayo. Sabi naman ni Fiona sa kama bilis na umexit. Paano mo nalaman na narito ako? Tanong niya kay Mateo pagtayong-pagtayo niya. Kay Fiona. Ilang di pa palang ang layo ni Fiona. At nang magtama ang kanilang paningin, ay tiningnan niya ito ng sobrang sama. Gumisi lang naman ang bruha at tumakbo na palayo. Ito na ang gusto mo, di ba? Ibinigay ko na sa'yo. Ano pa bang kailangan mo sa'kin? Pinilit ni Claire na hindi maiyak. Galit na galit siya kay Mateo. Pero miss na miss din niya ito. Kung bakit ba kay traidor ng puso niya? I'm sorry. Magic eraser ba ang sorry? Na kapag sinabi mo yon, makakalimutan ko na lahat ng narinig ko? Hindi. At alam kong sobra kitang nasaktan. Hindi wala akong excuse. Masama lang talaga ang ugali ko, sabi mo nga. Nagpunta ako rito para humingi ng tawad. Huli na nang ma-realize kong hindi naman ako nagpapanggap sa mga panahong kasama kita. My intention may be wrong. Pero walang peke sa mga ipinakita ko sa'yo. Yun talaga ako. Merong fake, Mateo. Yung feelings mo sa'kin. Kinagat ni Claire ang ibabang labi. Kaunti na lang iiiyak na siya. Pati yun ay totoo, Claire. Akala ko rin fake. Akala ko pinipeke ko lang ang nararamdaman ko sa'yo. Pero bakit para akong pinapatay habang hinahanap ka?
Para akong mababaliw habang tinatawagan ko ang number mo, pero nakapatay ang cellphone mo. Hindi rin ako nakalaban nang suntukin ako ni Echo, dahil tama siya. I'm a jerk, and I deserve that punch. Kung hindi totoo ang nararamdaman ko sa'yo, bakit ayaw kong mawala ka sa buhay ko? I swear, pinagsisisihan ko na ang ginawa ko. Sasabihin ko na sana sa'yo ang lahat, pero bigla ka nalang umalis sa mansyon. Teary-eyed si Mateo habang sinasabi ang mga yon. Kaya alam niyang sincero ito. Hindi na rin napigilan pa ni Claire ang umiyak dahil sa halo-halong emosyon. Masama ang loob niya, pero masaya pa rin siya sa mga narinig. Hindi ko naman inaasahan na patatawarin mo agad ako, Claire. Napakalaki ng kasalanan ko sa'yo. Pero pagbabayaran ko lahat yon. Gagawin ko lahat ng gusto mo. Huwag ka lang mawala sa buhay ko. Please? Umiiyak na hinampas niya ng kamao sa dibdib si Mateo. Ang sama-sama ng ugali mo. Pero bakit mahal na mahal pa rin kita? Aniya rito. Hinawakan ni Mateo ang kamay niya at hinila siya palapit dito. Napahagulgol na lang siya nang yakapin siya nito ng mahigpit. Inalo naman siya nito at hinagod ang kanyang likod. I'm sorry, Claire. Bumalik ka na sa bahay namin. Lahat sila gusto na akong palayasin. So yun talaga ang dahilan kung bakit ka narito ngayon. Dudang tanong niya sa lalaki matapos bumitiw sa pagkakayakap nito. Nandito ako dahil mahal kita. Mukha ba akong walang pambili ng sarili kong bahay? Anito bago siya muling niyakap. Papatawarin kita, pero kapag inulit mo pa to, hindi na. Hinding-hindi na. At about sa stepmother ko, alam kong wala kang kinalaman sa mga utang niya. Sa'yo ko nga lang nalaman na may gambling addiction siya. Matagal na kaming walang communication. Pinalayas niya ako sa sarili namin pamamahay. Kaya para akong daga na napadpad sa bahay niyo. I know. And I'm really sorry for judging you. Pinagsisisihan ko na yon. At alam mo ba, kahit totoo pa ang hinala ko, magpapauto pa rin ako sa'yo at ibibigay ko kung anumang hingin mo dahil mahal kita. Wala akong hihingin na kahit ano sa'yo. Wala kang kailangang hingin sa'kin dahil ibibigay ko sa'yo ang lahat kahit hindi mo hingin. Hindi ko kailangan ng material na bagay, Mateo. Alam mo kung ano lang ang kailangan ko. Ano? Ikaw. Ikaw lang at ang pagmamahal mo. Humiti ng matamis si Mateo at saka siya hinaligan sa noo. Ilang araw pang natitira sa sem break mo? Bakit? Pupunta tayo sa Thailand. Ipapakilala kita kay Mommy. Wala akong passport. Magpapagawa tayo ng mabilisan. Seryoso ka? Bakit ba gusto mo akong ipakilala sa Mommy mo? Ang sabi ko sa kanya, ang tanging babaeng ipapakilala ko sa kanya ay yung babaeng pakakasalan ko. Ikaw na yun, Claire. Natameme si Claire at hindi alam kung ano ang sasabihin. Kasal? Oo, pagka-graduate mo pa naman. Ilang buwan na lang gagraduate na ako. Eh di mabuti, ayaw mo ba? Hindi ba parang masyadong mabilis? Ayoko nang mawala ka sa akin. Huminga ng malalim si Claire at saka ngumiti. Sige na nga, baka magbago pa ang isip mo. Parang napipilitan ka lang ata. Reklamo ni Mateo. Ano bang sinasabi mo? Gusto mo magpakasal na tayo ngayon din eh. Panghahamon niya rito. Pwede rin. Kaso wala tayong marriage license. Pero magagawan ko naman yun ang paraan. Tumawa si Claire. Baliw ka talaga. Halika na, umuwi na tayo. Miss ko na si Echo. Si Echo? Halos magdikit ang mga kilay ni Mateo. Sabi ko, sina Echo. Ibig sabihin silang lahat sa bahay nyo. Ay nako. Linawin mo kasi.
Tara na. Hinila na niya si Mateo palayo sa dalampasigan. Nang araw ring iyon ay bumalik sila sa Maynila. At makalipas ang ilang araw ay tumungo agad sila sa Thailand upang makilala na ni Claire ang kanyang future mother-in-law. Hindi inakala ni Claire na ang taong kinaiinisan niya ay bibihag sa kanyang puso. Marahil ay mapaglaro nga ang tadhana. Ang ibinigay nito sa kanyang kapareha ay iyong hindi niya inaasahan. Pero yun nga ang exciting, hindi ba? Yung unexpected. Yung hindi niya hiningi. Para itong isang regalong hindi niya hiniling pero kusang ibinigay sa kanya. Isang regalong madalas man painitin ang ulo niya ay pipiliin pa rin niyang matanggap sa anumang okasyon ng buhay niya. The end. Kung nagustuhan niyo at na-enjoy ang istoryang ito, please don't forget to leave a comment down below. Your support really makes a difference. Thanks again and see you sa aking another story. Keep safe and be blessed.